Hey, what's up, madam people? This is Rods Random Vlogs, and then welcome to my YouTube channel. For today's video, guys, gagawa tayo ngayon ng sari-saring mutyain dito. Kasi palis na ang aming isang boss, si Boss Chow, so papaluto ng padino. At ayun na nga, guys, is nag-aayos na tayo ng iihaw ngayon. So lalagyan ko ng slits, kaso lang, wag na nga lang. So lalagyan na natin ng kamatis. Yung mga ano, sadyang rekado ng nasa loob ng isda para na iyaw. So maglalagay na tayo ng kamatis, sibuyas, at lahat na nandiyan. Lahat ng ano ingredients is na nailagay ko na diyan. So kailangan i-fix na lang dun sa may isda, sa loob ng isda, para mamaya-maya is maiihaw na. At ayan nga, napakabigat yung isda kasi napakalaki, guys. So hirap na hirap ako diyan maglagay ng kamatis sa tsaka nagtutot na si Chow kung paano ko isiksik sa loob to, dahil sa laki ng isda yan, hindi pala ng tiyan yung paglalagyan, kaya tapos ang dami-dami kong nilagay na ay ginawang kamatis na ipapalaman sa loob ng isda. Pero enjoy naman, guys, kasi kahit papaano andyan yung aking magaling na videographer, si Noel Salas. So ayan, no, tignan nyo, pinin-explex ko pa yung isda kasi alam ko naman na napakalaki. Ayan, no, sobrang laki, guys. Pero alam nyo, guys, isang mura ng isda dito. So ayan, kinukot-kot ko na ngayon nasa loob niya para naman malagyan ulit ng kamatis. Same procedure lang kung ano yung yung unang ginawa ko, ganun din ang gagawin ko diyan sa pangalawa, pangatlo, pang-apat at pang-lima. Oh, huwag na tayong mag-anim kasi lima nang yan. Huwag mo nang isipin na magkaroon pa ng dagdag yan kasi yan lang yun at yun at yun lang yun. So ayun na nga, guys, habang naglalagay ako diyan. So hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero pagdating namin kasi dyan, is na-prepare na lahat ng mga ingredients ng lulutuin ko. So tignan nyo na lang mamaya, guys, yung ano pa yung mangyari ng aking lulutuin. Pero una sa lahat, ito muna ang trinabaho ko kasi syempre iihaw na nila. Yun ang sabi nila sa akin kanina. Kaya ayun nga, at todo siksik pa rin ako sa loob ng isda para naman magkalasa yung isda mamaya kapag once na kinain ng mga bisita. Ayun, nakakadalawa na ako. Yan, hirap na hirap ako kasi mabigat konti yung isda, guys, eh. Sobrang bigat. Ewan ko lang kung yung isa siguro is mga 2.5 kilos and 3 kilos. Mga ganun siguro yan. Malaki, malalaki yung isda. Ayan. Pero alam nyo, guys, ang mura ng isda dito. At saka napaka-press pa ng isda dito. Talagang makikita mo pang buhay pa kapag once na binili mo sa fish market. At ayun na nga, guys, siksik pa rin ang siksik ng mga ipapalaman doon sa isda. Parang sabi ko sa'yo, para magkalasa at sumarap ang ating lulutuin, dapat kompleto ang iyong lulutuin. Ang dami pa kayong tanong na gulay? Iyong recipe. Ayan na nga, guys. May talong pa. Siyempre, nakakadalawa pa lang ako. Pangatlo pa lang to kasi hirap na hirap ako. Sabi ko, halika ko kaya tong isda na to. Sabi ko, siyempre naman. Huwag naman kasi malansayang, guys. So, ayun na nga. Habang nilalagyan ko dyan, wala naman ako kasama magsalita. Dyan yung biographer ko, ayaw din magsalita. Di ako na lang ang magsalasalita. Yan. So, ayan na nga. At may inutos ako. Yan, narinig nyo naman kung meron akong inutos doon. At yun na yun, yung inutos ko doon. Diba? Ganun lang yun. At ayan na nga, pang-apat na nga yun yung lalagyan ko ngayon. Sabi ko, sa ayusin na yung mga ibang rekado doon para mamaya is tuloy-tuloy yung pag-aking pagluluto. Ayan, tumayo ang aking videographer. Binitawan na camera. Bahala ka dyan, sabi niya sa akin. So, maninigarilyo lang ako, sabi niya. Sige lang. Yan, siksik ko lang ang siksik yan. At ayan, patapos na din naman ako. Kasi mamaya-maya susunod na yung gagawin ko diyan. So, dahil ganun nga, guys, at alam ko madami yung lulutuin ngayon. Meron beef caldereta, may chop suey, meron tayong tawag dito, garlic seafoods. Pagkatapos, meron tayong bulalo mamaya at saka adobo, beef adobo naman. So, para maiba ang So, dahil na-prepare na nila yun lahat, hindi na ako ang nagluto sa bulalo at saka kaldereta at saka yung adobong baka.
So sila na yun. So ang kinanako na lang dyan is yung seafoods at saka itong ihaw tapos yung capsule. So mamaya-maya pagdating naman yung mga iba is sila naman yung mag-ihaw yung isda na yan. At siyempre, ang iyong lingkod, ang iyong chef ay magluluto na ngayong araw na ito. At ayun na nga guys. See you!